Ang video ko ngayon, ako ay pupunta sa San Malo Market, tapos tutuloy ako ng Senchong Supermarket kung saan makakabili ng mga murang gulay at karne. Ito ang private hospital ng Macau Piangwu Hospital. Ayan. Malaki siya. Dito kami nagpapagamot. Dati itong lugar na ito ay punong-puno ito ng tourist bus. Halos hindi ka makadaan. Ayan. Halos iisang tindahan na lang din ang bukas dito bilihan ng mga souvenir. Ayan. Layo nang nilalakad ko. Wala kasing bus dito mula sa amin sa Maikyangwu hanggang sa San Malo. Lalakarin ko lang. Nakakalungkot tingnan ngayon ang Macau. Dati punong-puno ito ng mga tourist bus. Ito yung Museo de Macau. Ayan. Dito lang din yan sa papuntang San Malo. Ganda niya sa taas. Ayan. Pwedeng umakyat dun sa taas. May elevator. Dati itong lugar na to, punong-puno ng tao yan, mga turista. Ngayon, wala na. Isa ito sa dinarayo dito sa Macau. Isa ito sa magandang tourist spot ng Macau, ang Broken Church. St. Paul. Ayan yung nasirang church. Napakaganda ng Macau, mga anak. Isa ito sa dinadayo dito sa Macau ng mga turista. Kita nyo ang mga anak. Ang konti na lang ng tao ngayon. Oh, yung mga dumadaan na lang. Dati punong-puno ito ng tao. Ayan. Malapit na ang mooncake. Kaya ayan, nagde-decorate na sila dito. Ang gaganda. Ang dami ng tindahan na nagsara ngayon dito. Dito sa San Malo, ang dami na. Ayan. Ito, isa na lang natitira ng tindahan ng mga... Dati, mabubusog ka dito sa patikim nila. Dumaan ka lang dito, aabot ang kanila ng patikim nila. Egg tart. Pili na kayo ng gold, mga anak. Nature Republic, bilihan ng mga aloe vera. Sasa. Ang motto ng Sasa, making life beautiful. Tapos katabi niya ang color mix. Nasa San Malo na ako. Ayan. Ito naman yung Cathedral ng Macau. Ito yung dating Busini. Ayan, dati hanggang third floor sila, ngayon ay sarado na rin. Ayan. Ito naman yung simbahan dito sa May San Malo. At ito yung Giordano. Giordano, ayan, bukas pa siya. May decoration na sila dahil mag-mooncake festival na sa September. Dito na ako ngayon sa palengke ng San Malo.
na ako sa bilihan ng isda. Ayan. Ito yung palengke dito sa palengke, dito sa San Marcos. Sa bilihan ng isda. May tilapia, mga buhay pa. Hindi masyadong maraming isda dito, hindi katulad sa Patani. Ito ang aking suke. Yan. Naalok na ako kagad ng isda. Okay, Pangyaw. Ha? Say sapchat ha? Okay. 47 daw yung isang isda. Ito naman yung katabi niya. Ito, buhay pa yung tilapia. May bangus din. Ito mga tinda niya, yellowfish. Ito yung flatfish. At yung tinatawag natin talakito. Ayan, kukunti lang yung tinda nila dito. Hindi katulad sa Patani. Ito sa Riwa yan, buhay yan. Tipo nila. Ayan, 48 lang. Tapos ito, galunggong, bangus. Ayan, may bangus. Mamili ng isda. Ayan. Kaya ako ay pupunta na ng Sengchong Supermarket.
supermarket. Tara, pasukin na natin. Napakamura ng gulay dito. Tingnan niyo mga anak, 30.90 ay dalawa. Ito yung baby choysam. At yung baby cabbage naman ay dalawa ang 10.90. Yan. Napakamura. At itong pechay ay 6.90 lang. Yung mga mushroom, makita natin iba't ibang mushroom. Tatlo. 9.90. Napakamura. Ayan. At ito naman ang kanilang mga pechay. Ayan. Sitaw. Meron din sila sitaw. Ang dami. 9 lang. Ayan. Wow, ang ganda nito. Ito ay Lotus. 8.30. Ayan. Lahat ng klaseng gulay ay naririto. Meron silang bitrelas. Ito. Mura lang. Yung kanilang talong. Ito may mga talong. Ang talong ay 8.90 yung dalawa. Ayan, 8.90 yung dalawa. Ayan, may ampalaya rin sila. Patola. At dito naman, may kangkong. Ayan, may kangkong siya. Dami. Mayroon sila ampalayang haba at may ampalayang bilog. Ang mura lang, oh, 6.60 ang isa. 6.60 lang ang isa. Oh. Ang palayang bilog. Tapos itong sayote ay 7.90 yung dalawa. Ang mura lang mga anak. Ito naman ay 7.10 yung dalawa. Meron din silang bawang na talog na. Ayan. 8.40 lang. Bibili ako para sa amo. Ayan. Nahulog na. Ito, 9. Yeah, para sa among ko. Itong lettuce ay 2 pack, 8.90 lang. Itong malaking soy sam ay 2 pack ay 12.90. Ang mura talaga dito. Yung celery nila, oh, ang mura. 5.55. Ang mura. Yung upo ay 3 ang 9.90. Yan, ang mura. At yung cucumber ay 7.90 yung 3. Ayan. 2 ang 8.90. Napakamura dito mga anak. Ang kamatis ay 9.90 lang. Yung bell paper, ang mura, oh, 9.90. 6.10 ang 3 piraso. 2 piraso malaki. Eto, 3 piraso. 6.90 lang. Ang mura ng sibuyas, ang isang pack ay 7.90 lang. Apat ang laman. Ito, oh, apat ang laman. Apat ang laman. Tapos yung carrots ay isang pack ay 7.90. At yung green ito ay 8.90 ang isang pack. At yung malaki, ayan, may malaki din sila, 59.90. Ang kanilang garlic ay 3 balot na ganito ay 9.90 to. Yung 3 balot. Bibili ako ng mais. 9.90 3. Sibuyas nila. Saka yung kalabasa. Ang mura ng luya nila dito, 2 pa, 2 ganito, 9.90 lang. Ang dami. Tapos meron din sila na chestnut. Ayan. Meron silang shallot. Patayin shallot. Ito na yung mga napamili ko. Kung kailangan nyo ng cheese, nandito lahat ang iba't ibang klaseng cheese. Ayan. Ang daming cheese dito. Ang dami. At meron din dito Eden. Talagang 15.
Lahat ng klaseng cheese ay nandito. Ayan o. Sabon ko. Grabe. Ayan, iba't-ibang klaseng cheese. Matatagpuan natin dito sa Sengchong Supermarket. Ayan. Meron din silang queso de bola. Ang dami. Puro cheese siya dito. Sa side na ito. Ito namang side na to ay makakakita kayo dito ng iba't ibang klaseng sausage. Ayan. Ang dami rin, oh. Iba't ibang klaseng ham. Iba't ibang klaseng sausage. Ayan, makikita natin dito sa Sengchong Supermarket. Ayan, mga ham. At meron sila din ditong Portuguese chorizo. Ayan, ang dami. Mga chorizo. Lahat ng klaseng chorizo makikita nyo rito. Kompleto sila dito. Kung Portuguese ang amo ninyo, dito kayo makakabili. Lahat ng klaseng panlagay sa ulam na chorizo. Meron din silang ham. Ayan. Chorizo pa rin to. Meron sila dito ng chicken fillet. Ayan. Mura lang din. Kakahalaga ng 27p. At meron dito chicken legs boneless. Ayan. Ayan. Halagang 10.30 lang. At meron silang chicken legs. Tatlong piraso ang lalaki. 17.10 lang. Ayan. Ang dami nila dito. Chicken din to. Meron silang ganitong chicken. Ayan. May chicken feet din. Chicken feet nila. 18 ang chicken feet. Meron silang pork dito. Ayan, nagkakahalaga ng 25.60 lang. Mura talaga dito, mga anak. Baboy, ayan o. Oh, ang mura dito. Meron din silang mga isda. Isda din sila dito. Dito tayo makakabili ng murang baboy. Nakita nyo, oh. 21 lang. Ayan. Tapos ito namang stripes. 22.50. Ang dami na niya. Ayan. Meron din silang tenga. Tenga ng baboy, 14.60 lang. 14.60. Ang pork chop dito, ayan. Tatlong piraso, 20.60. Ito, 16.20 lang. Apat na piraso. Ito, apat na piraso, 20.60. Itong tatlo, 16.20. Ito, oh, dalawang piraso, pork chop, 13 lang. Ayan. Ito naman yung beef brisket. Sa mga gustong magluto ng baka, dito mura. Ayan, oh, 34.30 beef brisket nila. Ayan. Dito ako bumibili kasi mura dito. Ito naman 41 lang, oh. Beef brisket. Dito kayo bumili kung gusto nyo kumain ng baka. Yung naman kanilang giniling ay... Bili ako ng beef brisket. At saka... pork chop. Ito yung kanilang... buto-buto, 13.10, 13.70, 13.90. Ito naman yung kanilang mga pata, 18.50, ayan. 17, 16, ayan. Ito yung kanilang yempo. Yung yempo nila, 21, 23, ayan. 22, at ito naman yung kanilang ribs. Yung kanilang ribs, 14.90, 14.30. Ayan. Dito ako bumibili pag ganyan. Pork ribs. Ito naman yung pang-steam nila. Steam na ribs. Ito. 24 pero ang dami na niya. Oh.
dami na. Ito naman yung legs talaga niya, yung pata talaga. Ayan, 1630 lang. 1570. Ang mura. Isang ulaman na. Iba't ibang klase ng ham. Meron sila dito ng tofu. At meron din sila dito ng molo wrapper. Dumpling wrapper. Ayan. Show my wrapper. Wonton wrapper. Ayan, kompleto din sila dito. Meron sila dito ng mga noodles. Sorry. Meron din sila dito na fresh Mickey. Margarine. Yan, may star margarine din sila. May mooncake na kasi malapit na ang mooncake festival. Ayan, may mga mooncake din sila. Marami din prutas dito. Ayan. Marami. Ayan. Yung mangga, dalawa ang 1590. Iba't pang klaseng mangga. Sa prutas, hindi sila masyadong mura. $39 yung kanilang melon. Marami din silang tindang tinapay dito. Mga Portuguese bread. Counter na tayo, magbabayad na. Sa lahat ang napabili ko. Tignan natin kung magkano abutin ito. I have thrown an egg. $149 lang mga anak, napakamura. Thank you. Dami ko nabili, $149 lang. Maglalakad lang ako mula dito sa Senkyo hanggang sa amo ko. Ay, nadaan ako ng McDo, nagutom tuloy ako. Ayan. Lalakarin ko lang. Wala kasi sasakyan papunta roon. Ganito sa Macau, puro lakad. Dadaan sa tulay na yan. Papunta sa amo ko. Sasakay tayo ng escalator. Yan. Pagdating ko sa amo ko, magluluto ako ng lunch.
oras na. Masyadong late na rin ako. Yan. Maganda dito dumaan kasi hindi crowded, tapos dire-diretso lang lakad, hindi mainit. Kaya dito ako dumadaan. Eskwelahan dito. Eskwelahan to. Sarap talaga dumaan dito, dire-diretso, tsaka hindi mainit. Sobrang ganda ng Macau, mga anak. Sobra talaga. Ayan yung Nova Park. Jollibee dito sa Taipa. Ayan, may Jollibee din kami dito. Sasakay na ako ng elevator pababa. Ayan, makit na siya. Please ride the mall for that shot. Ito yung McDo. Ayan, McDo. Katapat lang ng Jollibee. Ah, dito na tayo sa ground floor. Ayan. Ito yung McDo. Oh, katapat lang ng Jollibee. Ayan, McDo. Ngayon ay maglalakad na ako papunta sa amo ko, sa bahay ng amo ko. Diyan ako kanina naglakad, sa tulay na yan. Ngayon ay nandito naman ako sa street na papunta sa amo ko. No, batay pa. Nahahati kasi ang Macau sa dalawang parte. Yung Macau, tatawid ka pa ng dagat. Mamimiss ko itong lugar na to kasi isang buwan at kalahati na lang ako dito sa Macau. Magpo for good na ako. 20 years na ako dito sa Macau, dito na ako tumanda. Kaya it's time naman para mag-relax na rin ako. Lapit na ako. Isang block na lang. Layo ng nilakad ko, mga anak. Sobrang pagod, pero ganyan lang ang buhay. Laban lang talaga. At last, dumating din ako sa building namin. Papasok na ako sa building namin. Yan si Pangyaw. Pangyaw! Hello! Hello! Wow! Yung security namin dito. Mabait yan. Super bait. Yan, hayakit. Sobrang pagod, mga anak. Grabe, layo na nilakad mula bahay hanggang San Malo. Layo, at tapos mula sa Enchong hanggang dito sa bahay ng amo ko. Grabe. Yan, tayo sasakay na ng elevator. Yan. Uy, pares tayo. 19th floor. Dito na ako. Dito na ako sa bahay ng amo ko. Ayan. Wala sila, hindi ako magluluto ng lunch ngayon. Ang kalat ng bahay dahil ilang araw akong wala. Maglilinis na lang ako at maglalaba.
ng kalat. Nagtanim ako ng bell pepper. Ayan, tubo na sila. Ililipat ko na sila. Maybe next week. Tapos, eto naman yung aloe vera kong tanim. Ayan. Ayun, silicone tanim. Oh, may bulaklak na. Eto lahat ang nabili ko sa Sencong Supermarket. Nakabili ako ng beef brisket, 2 pack na ribs, at saka yung baboy. Ayan. Nakabili ako ng shallot, 2 pack na baby choy sam. Nakabili ako ng tongkwa para sa soup, sitaw, 3 mais, carrots. Lahat yan ay 149 lang. Kaya ako ay, kahit ako'y nahihirapan, talagang dinadayo ko ang Sencong para makatipid ang aking mga amo. Kapag mahal natin ang ating mga amo, ibabalik din nila ito sa atin, mamahalin din nila tayo. Kaya tayong mga domestic helper ay ipakita natin na mahal natin ang mga amo natin at tayo may mamalasakit sa kanila. Dami, no? 149 lang. Ito yung ribs na aking nabili. Pinagsama ko na yung 2 pack. Pakukuluan ko na sila para sa gagawin kong soup ngayon. Ang gagawin kong soup ngayon ay tongkwa. Mga 3 beses ko gagamitin ito. Pakukuluan ko lang siya tapos ire-rep ko yung iba. Ito naman yung beef brisket na binili ko. Ito yung lulutuin kong dinner sa kanila ngayon. Isasama ko na rin pakulaan doon sa ribs tapos ay huhugasan natin mabuti. Ito naman yung pork. Hinugasan ko siya at ilalagay ko sa plastic para bukas ko naman siya lulutuin. Ito yung isda na nabili ko na 47. Ang laki pala niya. Ito naman yung hipon ay 45. Itong isda ay nabili ko na 50 MOP. 4 piraso siya. Simpleng soup lang ang aking lulutuin ngayon. Tongkwa, may 1 carrots, 2 sweet dates, yung pork ribs na pinakuluan ko at nililis ko na, yung barley ay binabad ko, pati yung tangerine peel ay binabad ko. Pero 1 tangerine peel lang ang gagamitin ko dyan. Nagbabad lang ako para bukas din. Yan, simpleng soup lang siya. Ayun ay naka-ready na lahat. Natalupan ko na ang tongkwa. Nalinis ko na rin ang barley. Ito yung tangerine peel. Kakayasin kong likod. Ayan, kinayas ko na siya. Kasi mapaito pag hindi nakayas. Ayan, yung ating sweet dates na 2. Nahiwa ko na rin ang carrots. At malinis na yung ating pork ribs. At pakulo na rin ako ng tubig. Pagkulo yan ay sabay-sabay natin ilalagay lahat, itatambog lahat. Ngayon ay kumukulo na yung ating tubig, kaya ilalagay na natin itong pork. Itong barley. Tangerine peel at saka sweet dates, carrots. Mamaya ako na ilalagay itong tongkwa, mamaya na ito. Dahil madali lang itong maluto, masyado siyang ma-overcook kapag isinabay ko siya. Kaya mamaya na lang. Ngayon ay ilalagay na natin ang ating tongkwa. Uli natin at hintayin natin maluto ang ating tongkwa.
Luto na ang ating tongkwa. Lalagyan natin siya ng asin. Sila maalat kumain, kaya matabang lang ang kanilang soup, matabang lang ang kanilang pagkain. Sarap. Five minutes na lang, mga anak, at papatayin ko na ito. Luto na ang ating tongkwa. Ang lulutuin ko ngayon ay itong beef brisket. Yan. Ang sahog lang niya ay garlic, ginger, at saka bibili ako ng labanos. Yan lang. Simple lang siya. Yung ginger ay kakayasin natin dito. Alis kasi ito ng lansa ng baka. Itong ginger. Okay na to. Natimpla ako ng gagawin kong sauce sa ating baka. Nilagyan ko siya ng 2 kutsarang light sauce, 1 kutsarang dark sauce, tsaka 1 kutsarang honey. Nilagyan ko siya ng 1 ganito na wine. Ayan. 1 ganito lang. Nilagyan ko siya. Ngayon ay magigisa na tayo. Lalagyan natin ng mantika. Lagay natin ang ating bawang. Ang ating luya. Ang ating dip. Thank you.
Lagyan natin ang ating ginawa sa hos. Siya ng tubig. Lagyan natin ng paminta.
hintayin natin siyang lumambot. Sakpan natin ulit. Hato na ang ating dip ngayon. Matigas pa siya, kaya hayaan lang natin itong lumambot. Hintayin natin lumambot. Sakpan natin ulit. Masyadong malambot. Yes, sir. Itay ko na yung ngayon ay steam ko na ang fish.
itim ng 10 minutes. Ready to serve na ang kanilang dinner. Steamed fish. Beef with radish, white radish, tongkwa, and soup. Yay! Papauwi na ako mga anak. Sakay na ako ng lift. Ground floor. Bye-bye. Pangya, bye-bye. 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 Sa wakas, pauwi na po mga anak. Napagtagumpayan ko na naman ang maghapon. Thank you, Lord, sa kalakasan na patuloy mong ibinibigay sa akin. Pauwi na ako. Ayan. Mag-aabang ako ng bus na MT5. Bababa ako na Lisboa. Dalawang sakay kasi ako. Tapos pagbaba ako na Lisboa, mag-aabang ako ng bus number 7. Yun, papunta na sa amin yun. Ay, ayun na. Nakasakay na ako ng bus mga anak. Purihin ang Panginoon. Ang bilis niya nakasakay. Konti lang ang laman ng bus. Department store. Okay.
Baba na ako na Lisboa. Ito ang Win. Ayan. Win. Yung isa, MGM. Yung medyo malayo, MGM. Ayan. Ito yung Win. Yung may Star, yan ang Star World. Ayun naman building na yon. LRT yun. Yung nasa likod ng Win. Ito yung Hotel Lisboa. Ayan. Ito naman yung Casino Lisboa. At ito yung Grand Lisboa. Ayan. Dito yung mga bus stop. Ayan. Organize ang mga bus stop dito. Sayang 7, no? Iwanan ako. Ganda ng Win, no? Star World. Grand Lisboa. Naglalakad ako papunta sa Royal Supermarket. Bibili ako ng aking prutas. Ito ang Pizza Hut. Malapit lang kami sa Pizza Hut. Andito ako ngayon sa Royal Supermarket. Bibili ako ng itlog sa bahay. Durian. Ito yung orange. Ang lalaki. Kanisa, 15 ang 4, pwede na. Bibili ako ng orange. Hanggang nandito ako, kakain ako ng kakain ng prutas hanggang mura. Sa atin, mahal na ang lalaki, oh. Pinipili ko yung mabigat para makatas. Malalaki siya, kaya lang pinipili ko yung nabigat. Di ba rin yung medyo maliit pa sa Saudi? Ito naman ang grapes nila. 35 yung grapes. Seedless to, seedless. Yung grapes. Seedless. Banana. Nagkita ano kami, si pawis na pawis, naglakan lang from Jardim Flora papunta dito. Ayan, nakita kami, parehas kami bibili ng prutas. Siyempre, napapagod kami, kinakailangan namin kumain ng prutas. Bibili ako ng biskuit ko. Ayan. Ito yung paborito kong biskuit. Ito. Masarap to, mga anak. Ang sarap niya. Noodles. Ayan. Kakain ako ng kanin, kaya bibili ako ng isang sardinas. Ito na lang. 860. Ito yung iulam ko ngayon. Ayan, masarap to. Product ng Portugal. Ito yung mga chocolates. Ayan, Toblerone, 25.
Yan. MM36. Kat. May mga chocolate na. Ito naman ay mooncake. Dahil malapit na ang mooncake festival, kaya may tinda na silang mooncake. Ayan. Roca. Uy! Nag-sale sila na Roca, oh. Nag-sale sila. Check nga kung kailan na-expired. Ito yung mga drinks nila. Ayan. Coke, Sprite, Gatorade, yan, Aqua, Aqua, yung mga drinks nila. Coca-Cola. Sprite. Royal. Ano ba yun? Fanta. Ito yung mga lunch and meat nila. Yeah. Ito masarap to. Itong Great Wall na pork ham, masarap yan. Yeah. Ito yung mga Korea. May sale sila, Madi. Ito, 17.50 Mali. Sale nila ngayon. Ito masarap to. Ito yung inaano namin. Niluluto. Masarap siya. O sale yung Century Tuna, oh. 10.50 yung Century Tuna. Sale siya. Ito naman ang bilihan ng bihon. Ayan. Puro bihon to. Ito ang magandang klase. Eagles Rice Flour. Ayan. Magandang klase sa kanila. Ayan. Rice Stick. Tapos na ako mamili ng aking pagkain, prutas at biscuits. Tapos na. Dito na ako sa building namin. Ayan, number 19. Pasok na. Kahit na ng advent. Ito yung aming building. Ayan. Ito na hanggang. Nandito na ako sa bahay, mga anak. At ako ay kakain na ng aking dinner. Ang aking ulam ay yung sardinas na binili ko kanina sa Royal Supermarket. Ayan. At ito ang aking inumin, green tea. At ito yung aking mga prutas na binili kanina sa Royal Supermarket. At pagkatapos ko naman na kumain, ito naman yung aking mga maintenance na iinumin. Kaya kailangan ko kumain dahil sa umaga ang iniinom ko maintenance ay 6. Sa gabi ay 5. Na-angioplastic kasi ako dito sa Macau last January 11. Kaya ang dami ko iniinom na gabi. Ngayon. Ngayon kain na tayo. Kahit hindi masarap ang inuulam ko, sagana naman ako sa prutas, mga anak. Kasi gusto ko na lumakas ang resistensya ng katawan ko dahil nga ang dami ko iniinom ng maintenance. Kaya bumabawi ako sa prutas. Kahit gaano kamahal na prutas, bibilin at bibilin ko. Kasi katwiran ko, pag-uwi ko ng Pilipinas, baka hindi ko na matikman o makain ang mga ingan dahil sobrang mahal. Ito kasi ang mura lang kita niyo, orange, 4 na piraso yan, ay 15 lang, 15 MOP. Ang lalaki niya sa atin, ang liliit. Tapos yung papaya is 7 lang, yung pakwan is 12. Mura lang siya.
ito mga anak ang aking daily routine sa araw-araw ang ginagawa. Pagkatapos ito, ako ay maligo na at pagpahinga na matutulog. Mga anak, maraming maraming salamat sa inyong panonood ng aking mga videos. At huwag kayong magsasawag, suportahan ang inyong maliskar, tignan ang aming belly. 2 months na ako nag-vlog. Sa totoo lang, hindi ako marunong sa social media. Hindi ko rin maisip ba na papasukin itong pag-vlog. Kasi ni magkalibog nga ng cellphone, hindi ko alam. Takot ako. Kasi minsan ko alam na napipindod ko na i-erase ba. Na di-delete. Kaya takot ako magpipindod. Pero pinasok ito yung pag-vlog. Kasi may purpose. May purpose mga anak. Kasi pag-uwi ko ng Pilipinas, may vision ay binigay sa akin si Lord na pag-uwi ko ng Pilipinas ay mag-mission ako sa mga senior citizens. Na alam naman natin na ang mga senior citizens ay ito ay malapit na. Hindi ko pinapanalangin pero ang lahat ay doon pupunta. Kaya kinakailangan sila ay may pag-pray at mapatanggap sa ating Panginoon. Ang pinaka-importante ay iyon, maipag-pray sila at mapatanggap sa Panginoon. Siyempre, hindi naman ako pwedeng pupunta sa kanila na ganun ang aking introduction. Kinakailangan na may bitbit ako sa kanila at siyempre, kahit pa paano, may maabot ako at pambili man lang nila ng kung anong gusto nilang pilin. Iyon, siyempre, masakit din sa akin na may pangangailangan sila na hindi ko man lang maibigay. Hindi ko man maibigay lahat. At least may maibigay ako. Kaya ako ay nag-vlog. Yun yung gagawin ko sa Pilipinas. Ako ay mag-mission para sa ating mga senior citizens, lalo na yung mahihirap talaga yung mga inabando ng mga anak nila. Yun talaga yung mga pupuntahan. Kaya pag-pray nyo din ako na patuloy akong bigyan ng kalakasan ni Lord at mamonetize yung aking YouTube channel at yung aking FB page para may pagkunan ako ng gagamitin ko sa aking mission. Kasi kung yung SS ko lang, pension ko lang, SS pension ko lang gagamitin ko, limited lang yung aking mapupuntahan na mga senior citizen. Pero kung mamonetize ako, mas marami ako mamimission ng mga senior citizen. Yun yung purpose ko, bakit ako nag-vlog. Hindi sa sarili kong intention, hindi sa sarili kong kapakanan, kundi sa kapakanan ng ating mga senior citizen. Kaya mga anak, ako'y nananawagan sa inyo na subscribe nyo ang inyong discarding na may belly, panoorin nyo ang aking mga videos. Huwag kayong magsasawa at supportahan ang inyong discarding na may belly. Maraming maraming salamat mga anak. At dalangin ko sa bawat isa sa inyo na patuloy kayong ingatan, patuloy kayong gabayan, patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Jesus. Lahat ng may sakit at karamdaman, I declare in the mighty name of Jesus, let the power of healing ay sumain yung lahat. In the mighty name of Jesus, healing flow sa lahat ng may sakit at karamdaman. In Jesus' name, in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alam ko, Panginoon, na may maganda kang gagawin sa buhay ko at sa buhay, sa bawat buhay ng mga nakapanood ng video. Maraming salamat. I-bless mo po ang bawat isa. Huwag mo silang pagkukulangin sa lahat ng kanilang pangangailangan. Maraming salamat. Panginoon po, Jesu Kristo, at sa inyong lahat, mga anak ko, maraming salamat sa inyong pagsuporta, sa inyong pag-discarding ng aming belly. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat. Bye-bye. God bless.